Magandang araw sa inyong lahat. Kung inyong mapapansin, ako ay naka-business suit ngayon. Clean cut din ako ngayon. Dahil ang ating pag-uusapan ay ginagalang na dating chief executive at dating pangulo ng ating bansa. Pero bago ang lahat, welcome to my YouTube channel. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat na nakapanood na ng 4 episodes ng aking vlog. Lalong-lalo na yung mga nakapag-like, nag-share, nag-comment at higit sa lahat nakapag-subscribe. Mula sa kaibuturan ng aking puso, ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Kung tutusin, kingmaker na matatawag si dating Pangulong Fidel V. Ramos dahil naging instrumental siya sa pagtakbo sa pagkapangulo ni Pangulong Duterte. Malaki rin bahagi ang ginampanan niya sa administrasyon ni na Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at yumaong Pangulong Corazon Cahuangco Aquino, lalo na nung ito'y sumailalim sa pinakamatinding pagsubok na politikal gaya ng mga coup sa kanilang administrasyon. Sa aking palagay at sa aking personal na pananaw, ang administrasyon ni Pangulong Ramos ay siyang pinaka-peaceful, pinaka-politically stable, if not the most successful, but nevertheless, controversial. At dahil sa controversyang yan, na hindi ko na po babanggitin, ako ay nagkaroon ng konting tampo sa kanya bilang isang Pilipino at bilang isang humanga sa kanya noong siya pa ay Secretary ng Department of National Defense. And in fact, it took me 18 years to finally forgive him. At sa pagitan ng mga taong yun, ang pagpapatawad at healing process ay parang nagkaroon ng divine intervention upang ang tampo ko sa kanya na yun ay magkaroon ng ending sa pamamagitan ng pagpapatawad at ng healing. At ito nga ay dahil sa isang pasyente na inilabas namin ang kanyang kwento na lumapit sa amin at humihingi ng tulong na kailangan niya ng 1.7 million para siya ay maoperahan dahil siya ay may sakit na end renal stage kidney failure. Nagkataon naman na ang pasyenteng ito ay may kaugnayan kay Pangulong Ramos. Ang pasyenteng ito ay ginawaran niya ng isang award na may kaugnayan sa programa niyang mga batang Pilipino, mga munting bayani ng bayan na nagkaroon ng search ang kanyang pamalhan para sa mga batang may kakaibang pagkabayaning ginawa sa kanilang buhay. So itong pasyente na ito, napapangalan natin Christian Ray Chua, ay nung 11 years old siya na siya ay naninirahan sa kanyang bayan sa Masbate, may iniligtas siyang 5 years old na kapitbahay na muntik ng malunod. Sa ngayon, si Christian Ray Chua ay isa ng 38 years old at siya ay maayos o mapayapang namumuhay sa Sorsogon City at siya ay may water refilling station. Sa madaling salita, dahil sa tulong ni Pangulong Ramos, siya ay nagkaroon ng normal na pumuhay, nagkaroon siya ng kidney transplant at siya ay under maintenance ng dalawang gamot upang mapatuloy ang pagtahak niya sa kanyang buhay at siya ay mayroong 4 na anak. Noong June 2015 nga, nagpadala sa akin ng sulat si Pangulong Ramos na ang nilalaman nga nito ay ang storyang ginawa namin kay Christian Ray Chua at ang kanyang pakiusap kay dating Secretary of Health Garin na siya ay matulungan upang maipagamot siya at may pagpatuloy niya ang kanyang buhay. Itinatago ko ang sulat na ito kasi parang sobrang napakalaking honor sa akin na ang isang dating pangulo ng Pilipinas ay magpapadala ng sulat sa akin. Akala ko, doon na matatapos sa sulat. Kumbaga, masaya na ako dahil ang dating pangulo ng Pilipinas ay nagbigay ng sulat sa akin. Surprise of surprises, kami ay muling nagkita dahil pumunta siya sa opisina bilang pakikiramay sa yumaong dating editor-in-chief ng aming panya. Nung pumasok siya sa room, na-excite ako kasi bigla akong inilabas yung sulat at ipinakita sa kanya para sabihin or para tunayan na natanggap ko ang sulat at in fact, itinatago ko yon
bilang sabi nila sa akin na minsan sa aking buhay ay nagpadala ng sulat sa akin ang dating Pangulo ng Pilipinas. So, nung pumunta siya, mag-isa lang siya, kaya maituturing na ordinaryo siyang tao, pero ang turing ko naman nun ay extraordinary circumstance. Nung nagpaalam siya, aakalain mo na hindi ako sasama, pero lumabas na ako ang naghatid sa kanya. Magkasabay kaming bumaba ng hagdan, inihatid ko siya sa lobby hanggang sa makasakay siya sa kanyang sasakyan. Pagkabalik ko sa aking upuan, nag-iisip ako kasi sabi ko parang napaka-surreal nung nangyari sa akin, kasi itong taong inihatid ko, itong taong nagpa-picture ako, itong taong nakausap ko, I was once the most powerful political figure in our land. But here he is. Para ang ipinahatid sa akin ng mensahe na yun ay ang kapangyarihan ay pansamantala lamang, pero ang mabuting kalooban ay panghabang buhay at pangmatagalan. So, ako'y nagpapasalamat sa Panginoong Diyos kung ano man ang ibig sabihin ng pagsulat niya sa akin at pag finally ay pagkikita namin. Kung, kasi kanina binanggit ko na kingmaker siya, kung ano man ang kinabukasan na naghihintay sa akin, kung ano man yung maikling panahon na pinagsamahan namin, at kung may pagsasamahan pa kami, ako'y nagpapasalamat sa mahal na Diyos sa pagkakataong ibinigay sa akin ang isang makapangyarihang taong tiningala ng lahat ay minsan ang nakasama ko. So, para sa mahal na Pangulo Fidel V. Ramos, mabuhay po kayo at sana'y magkita pa tayo. Marami pong salamat.